we'll start by introducing yourself and tell us the reason why you joined The Amazing Race Philippines Season 2. Hi, my name is Jack Meyer-Hofer. The reason why I joined here was because I want to experience this once-in-a-lifetime adventure. Tsaka, I know that Amazing Race is the most real na reality show sa buong mundo. Talagang real siya. No scripted, tsaka talaga paghihirapan mo lahat ng mga challenges dito. And also, that was actually my second time to audition. The first time was with my pamangkin, Angelo Patrimonio, yung partner ko. Kaya yun nga lang, unfortunately, we didn't make it. So, ito, second time, actually, third choice ata ako ni RR dito. Nung inas niya ako. Actually, ako nakal sa kanya, gusto ko siyang maging partner. So, amazing. So, yun. Hi, I'm Ed Maguan from Team Nerd, and you know, the reason I auditioned for The Amazing Race is because I really wanted to go on an adventure. I really wanted to experience something outside my comfort zone. So I thought, why not try? And then so I asked Vince if he wanted to audition. So yun, buti na lang his game even if he had to work. So yun, and I'm a huge fan of The Amazing Race kasi yung mga ibang franchise niya. So really dream come true na matanggap sa race and to be part of it. Hi! Hello, we're Team Dating Couple! Yeah, I'm Phoebe Walker. And I'm Matthew Edwards. Yes, and so I went with The Amazing Race because there's something to do. Good luck. So now we're going to challenge yung aming relationship. Kung bagay talaga. Para in 10 years time, pwede kami magkasal. So we just need to test the water muna. Yeah, so, syempre, yung motivation for the prizes. Syempre, yung premium, yung prizes. Exposure sa TV! And di ba libre mag-ikot ka sa Pilipinas? Wow! Okay. So, as of now, ano yung masasabi niyo strengths and weaknesses niyo? Matalino kami. Yeah. Wow, mas matalino kami kay Ay, talaga. Matalino si Phoebe! Wala sila! Balita ko 3 hours kayo na talking. Wait, pag kayo, wala kayong Wait, matalino si Phoebe, malakas si Matt. Okay, sir. Hindi ka matalino. Malakas ka lang. Si Phoebe yung matalino. Sila. Ito, sobrang talino. Silang RR and Jack, pareha sila walang utak, walang lakas. So, pero marami lang ano meron? Oh, madaldal lang, madaldal. Oh, ay sorry, I forgot to say. Ang ganda talaga si Mami Jack. Si RR, okay ka lang. Sa Mami Jack, mas maganda. Baka lang ako, umawi. Okay. Yeah, ano yung question? Yeah, tapos I think yung weakness namin is playing the social game kasi parang hindi ako marunong kasi makipag-alliance. So I think that's gonna be our weakness in the game. For Team Nerd, siguro our obvious strength is yung yun, brains, ganun. Sa mga puzzle challenges. Pero I think another strength na meron sa team namin is ako kasi super fan ako nung US version ng Survivor. So, sobrang hilig ko sa social game. So, from the start, nag-usap na kami. Sinasabi ko na kay Vince, okay, hindi ko ito yung mga team na ganito, hindi ko ito yung ganito. Kausapin natin ganito. Parang ganun, parang, and I think, hindi siya halata sa amin. And I think, it worked to our advantage. For weakness naman, siguro, well, obviously, yun, hindi kami physically fit na team. And, totoo siya, hindi kami physically fit, and it took its toll on us during the race. For us ni RR, I think we're the perfect combination because when it comes to mga strength, basically si RR. For mentally, siguro ako. So yun, so I think that's perfect combination. Pansin ko nga na in all of the Amazing Race, syempre nandiyan ang tension. So, paano nyo nadi-diffuse ang tension between your partners in the race? Especially, lalo na kung extreme, nasa extreme pressure sa ngayon. Between the team lang or yeah, among the others? Yes, between the team. Okay, kami kasi, meron mang nag-compare sa parang entering the Amazing Race 3 days
kapag papasok ko sa amazing race, kapag ikasal ka, walang divorce. Parang ganon. So hindi kayo pwede maghiwalay. So kami, nung away kami na away sa mga challenges, ako ang inisip ko na lang, punyeta ka, pero sige, gagawin ko itong challenge ko. Punyeta! Dito kami sa punyeta! Yun nasa isip ko. So sa'yo. Kahit nag-aaway kami, siyempre ganyan talaga sa relationship. Di ba, Jack? Di ba nag-aaway kayo ni husband mo? You know. Ang daming best. Oh, see? So ganyan talaga yung life. That's life. But you have to get over that and overcome that. And siyempre, pag andun ka sa race, you need to overcome lahat para magiging first ka. So pag nag-aaway ka, it's not gonna work. Dapat may combination. You need to be... You have to work with each other. They have to be 50-50. Hindi pwede puro 100 sa'yo. Ako gumawa lahat, ganyan. We had to develop the technique of parang blocking out the negative energy towards us and just focusing on what we have to do. Sobrang mahirap sa akin pag nakita ko si Jack, ganda niya. Hindi alis sa zero sa baby. Ano ang sinasabi mo? Okay. Para ko ng anak yung mga yan. Because I'm the only mommy here. Ay, de, si ano pala? So, Mills, mommy Lul. Yung mga Pinoy world shots. Kaya lang panggal na sila. Okay. Anyways, attention. Okay. Siguro for team nerds, hindi kami pinapakita masyado na nag-aaway actually on the show. But to be honest, nag-aaway kami madalas on the race. I guess, yun, mas nag-aaway lang ibang teams kaya yung pinapalabas lang na-aaway na nila. But to diffuse the tension talaga, ako kasi big fan ako ng race, so I know that team fight, no matter what the relationship of the team is. So alam ko mag-aaway kami ni Vince for sure. So ang naisip ko na lang, okay, never akong papatulan kung nagalit siya. Ako, remake na lang ako. Pag nakaabot na kami ng pit stop, tsaka lang itutuloy yung away. Kasi hindi talaga makakatulong kung sa teamwork nyo, hindi makakatulong sa pagtapos ng challenges. Kung mag-away lang kayo during habang nag-race kayo. Kami, we consider the tension a challenge. Part of the ano yan, the show yan. Because during the race, alam nyo, it's really different eh. Pag nandun ka, hindi nyo kami mabiblame kung meron kami mga ugali na lumalabas. Because there's init, there's gutom, there's puyat, everything pagod, at tapos yung pag-compete na pa sa mga iba teams. So, lalo pa pag nasa bottom ano palagi, yun, diba? Sobrang mahirap. And also, kabaliktaran kami nila dito na team nerds kasi during the race na kami nag-aaway. After ng pit stop, wala, tahimik na kami, tulog na lang kami. We'd rather rest than to fight. Yeah, okay. Since we're talking about the yung tensions here, from after pagtapos ng Amazing Race, what will make it out of you after finishing the legs? Ano yung magiging ano? Will it make you better individuals? better individuals or a better person? I think ang dami namin natutunan sa race. First of all, naging humble talaga. Kasi you have to be humble talaga eh. Makisama ka sa mga iba't ibang school. Bo-vote out ka. And also, maging patient. Number two. Tsaka talagang, i-humble ka rin talaga dito kasi pantay-pantay ng treatment sa inyo. Walang mayaman, walang mahirap, walang matanda, walang bata. Lahat pantay-pantay na kakainin, pantay-pantay ng gagawin. Pantay-pantay na tatapusin. So yun yung mga learnings. And also, huwag kang masyadong usutok na ganyan. Kasi may mga pauutong na gaganap din na yun lang. Ako naman, I guess, yung pinaka-important na takeaway ko from the race is that I need to get out of my comfort zone more. Because this amazing race was really not in my comfort zone. Sobrang traditional ng past ng life ko. Go through school, yun, I'm through school now, diba? So parang I haven't really done many things na masasabi kong adventurous, masasabi kong yung I'm not in my, na hindi ako comfortable. So, and trinay ko, na-enjoy ko, ang dami kong natutunan. So, I think I'll be doing more things to challenge that. What I've learned and
ako I've learned two things. Oh. Wala kang matutunan? Meron. Okay, ako, dalawa natutunan ko. Yung una is about your partner. Parang, although sa race, syempre, ang dami kong mga sinasabi na sana mat, ganito ka na lang, sana ganito ka. But then at the end of the day, you just have to accept na you cannot change your partner. So, it's just a matter of compensating kung ano yung weaknesses niya. And para maging balance even. And second of all, pagdating sa, kasi stress ko daw eh, outside of the race. So, after the race, parang na-realize ko na hindi mo pala kailangan maging stress sa maliliit na bagay. Kasi, kung tingin mo may problema ka, meron tao na mas may mabigat na problema kaysa sa'yo. So, kung didibdibin mo lahat yun, ako, ganun kasi ako tao, para akong magkakasakit. So, yun, you don't have to be stressed so much. You just have to weigh kung ano talaga yung mas dapat problemahin. You just said, sinabi mo lahat ng gusto sa Go to church lang and gusto ko talaga mag-pray and go to church more often ganun. Kadulit ni Jack and RR para hindi lumabas yung devil, di ba? KRR. But no, seryoso, I really want to go to church more often kasi pagbata ko lagi kasama ko yung mom ko sa church. But ngayon hindi masyado, like for 5 years I don't really go to church. Kahit pumunta kami isang beses sa church, sinabi ko, pag nandun kami, Phoebe said, oh, Matthew, you have to go to the place to get the tinapay, tsaka yung, and then I was like, oh, the, babe, ayoko, ganun. Parang like, napapahiya siya yung mga ama namin, katakanda, so I think that's one thing that he has to do. Kasi dati, I used to do it, it's a routine, daily, every Sunday, ganun sa so pagbata ako, but ever since like 5-6 years, I don't really go to church. I pray about if I need to pray, ganun, but I need to do that more. And also, isa pa ha, na-learn ko rin sa race na mag-gym talaga. Kasi nung bago mag-race, talagang hindi regular yung gym ko eh. After, hanapin ang katawan mo yung mga mabibigat na challenge. Ang saya. Ha? Ikaw din, di ba? Yeah. Totoo. Alam nila, kasi sabi ko sa kanila, na after the race, sobrang, yun nga, nag-gym na ako more often. Nakita ko yung benefits na having regular workout, living healthy. Nakita ko yung benefits. So, yun. Parang hinahanap ko na siya. Okay. Ikaw, yun. I'm good. Okay. So, one more pala. Ano yung masasabi niyo pala sa mga fans and bashers niyo online during the duration of the Amazing Race? Woo! Players gonna play. Ako wala masyado. Si RR madami. Seryoso wala. Kasi yung iba naaawa sa akin eh. Pero, nag-post nga ako sa Instagram. Babasahin ko na lang. Kasi ang hirap eh. Ito, sabi ko. Kasi may nagtag sa akin number one fan ko sila ng Sexy Besties. Ganyan. So, sabi ko, thank you. Ang dami yung number one fans namin. Yung iba natutuwa lang sa atin. So, dyan may mga haters lang kasi makaitindi at madaming alam. Then, Dedmatology na lang. Sabi ko, you are right. FFF. RR. Kasi tawagan namin FFF. They don't know us personally. Kaya it's easy to judge. They don't know the pressure during the race. Kasi so, we cannot please them. Kahit mag-explain love you pa tayo. Ako, I don't care what people say. Basta you know in your heart that nag-humble at nag-forgive ka at least you're na ulit yung heart mo. So, sabat. Kasi during the race, puro kami away. Diba? Kasi RR, nag-judge siya ng mga tao because of what she did na mga pagsamamaldita. But hindi rin kasi, kasi yun nga, hindi mo rin masasisi. Kasi nga, iba pag nasa race ka. Although ako kasi, ako yung nakakapag-control na kesa sa kanya. I think it's because of having a, pag may family ka na, may anak ka na, bumabait ka. Ako naman, you'll have your haters, you'll have people who love you. End of the day, everyone's entitled to their opinion. But, masabi ko lang, parang, they don't understand parang completely what we've been through. You watch it on TV from the comfort of your own couch, your own home, di ba? And you think it's easy. Kaya ang dami kong respeto sa mga kasama ko dito na sumali sa season na to ng Amazing Race. Kasi hanga ako sa lahat ng teams kasi we all went through it and it's a different experience when you're actually there. So parang gusto ko lang sana na people who don't think nicely of our team or any other team na just to consider na tao din kami, we were put in really testing situations and that they should understand. Yeah. Bye, Charlie. Syempre,
sobrang overwhelming ang nakukuha namin support from the online community. So we'd like to thank you so much thank for you supporting. Woo! Support time kami! Yeah. And thank you ka po! Nakukuha mo sila! I joke lang. Sana po tuloy-tuloy. Taray, walang haters? Sana po! Kami message right? Kami ni-jack message to haters. No, message right? Sana po tuloy-tuloy yung sana po tuloy message ko sa kami. Kami ang haters. Sana po tuloy-tuloy yung pag-support niyo sa aming dating couple and keep watching Amazing Race. And of course, to the haters, thank you din so much for your support. Kasi kung wala kaming haters, wala kaming supporters. Haters makes you, haters make you famous. And we wanna sing a song. Play is gonna play, 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 play. And the haters gonna hate, hate, hate. Original mo ba yan? Okay, one final. Paki-invite lahat ng tao na to watch Amazing Race and also support your team. Hey guys, please support our community at Team Dating Couple every day, Monday to Sunday. Of course, TV5 Amazing Race will be in season 2. Inviting everyone to support at Team Nerd 6, that's on Twitter, and watch us every day, Monday to Sunday, on TV5, 9 p.m. on The Amazing Race Philippines Season 2. Yes, Twitter, follow Team Sexy Besties, and Jack _ Meyer Hofer, at Real RR Enriquez, and Instagram, at Jack Meyer Hofer, Facebook, Jack Connie Meyer Hofer. Add ko kayo, friend ko kayo doon. Okay, go. Thank you. Thank you very much.